June. Best of 3 series, blue side ang Onyx PH, red side naman ang Blacklist International Dexstar. For the Kufra, Edward naman sa kanyang Kaja, Killer sa Uranus, Riddler sa YSS, and Aqua for the Gushun. At sa kabilang banda naman dito, ladies and gents, Onyx PH, Wise for this Esmeralda, Yuki naman, or Dilar for this Tams, Iyaknu for this Marksman Claude, Ganda lang for Oh My Venus, at Fuzain naman for Johead. Ayan. So, no, for this Johead, mukhang siya ang mag-feel in dito as a tank support siguro, feeling ko lang. And wala din sila kasi masyadong hard tank for the Onyx PH. So, okay to. Ang dami kasi nagbago sa patch ngayon. Sobra guys, kung mapapansin nyo lang and kung nababasa nyo yung mga patches, talaga magugulat kayo. Pero first blood doon, Killer ang nakakuha sa bottom lane, talaga namang kakaiba. Pero Onyx PH, ganun pa rin yung ginagawa nila. Miski nung unang laro nila, talagang aggressive talaga yung Onyx PH dito, and kukuha ng objectives. Pero uy, nabigyan, ganda lang. Louie, for that attack, for that first and second skill, talaga namang nagulat ang tropa ng Blacklist dito, pero hindi papayag ng ganun lang. Babawi pa rin naman. Pero Fuzak ay nakatakas sa nagbabadyang panganib. Onyx, level 3 lang dito si paring Iyak, no? So kailangan niya pang bumawi-bawi. Oo, naku po. For this time around, 2-1 na din pala agad ang ating score dito. So napakabilis. Early 1 minute and 30 seconds, meron na agad tatlong namatay sa ating unang bakbakan dito ng Land of Dawn. Oh, mabilis ha. Especially merong Gushion dito. At si Aqua ang gagamit. Alam naman natin si Aqua, malupit talaga mag-Gushion yan, mga bestiwa po. So, tingnan natin kung effective ba ang pag-Gushion dito ni Kuya Aqua natin. May delay pa kasi yung Gushion, hindi katulad yung dating Gushion, may delay talaga. Ewan ko kung bakit, kung ako lang ba o totoong may delay. Pero yung Killer natin, nakita natin yung mga skills dito na kayang ibitaw ni Louie. Alam mo yung Louie na game na hero talaga is, actually ngayon, na-buff siya eh. Pinalakas yung magical attack niya, pero eto na nga si Fuzaken, tatlo or dalawa ang kanyang makikita. Level 5 si Gushion. Samantala, uy, si Dexter mukhang tatalbog, tatalon, sisigaw ang pahal ng sabon, pero op, lalaban rin naman, Iyaknu. Tamang pastak lang, pero hindi tumama eh. Oh. Sayang sana. Okay lang, mga kaibigan. And for this, tingnan natin ha, maganda-ganda ang simula ng Gushion dito ni Kuya Aqua. Kaso, yung pangontra din sa isang Gushion dito si Kufra, nasa Blacklist International din. At eto na, nakupo. Oops, hindi. Hindi magko-commit, mga kaibigan. Ako gusto makita din dito si Louie on a professional scene. Kasi alam naman natin na napakaganda nung teleportation activate. Parang malasan Goku to, di ba? So, parang may kasamang mga tropa, mga kasamang batalyon. Kaya huwag kayong makakalimot na sumali sa aming Just ML Batalyon, mga kaibigan. Doon yung makikita yung mga yung mga kakulitan namin dyan. So, sali kayo sa aming group. Maraming salamat. Yun. So, for that mga bestiwap, check nyo lang dyan sa ating page, naka-drop in or naka-link dyan yung ating Just ML Battalion. Pero eto na, first turtle of our game, kukunin na rin ng Onyx PH. Turtle has been taken by Claude. Si Dexter dito na. Papasok in, guys. Ejector with the follow-up dito. Unstoppable force, pero may flicker out naman pala si Kuya Dexter. And the good escape yun ha. Mukhang baliwala or nasayang ang effort dito ng Onyx PH trying to get that kill from Blacklist International. No. Lalim nun para kay para kay Dexter, pero okay lang, at least nakawala pa rin siya sa nagbabadyang pagkamatay niya. Pero yung bottom lane, Wise versus Killer, bakbakan lang, no? Oo nga. Bakbakan lang. Dito, gerahan lang at tapatan lang din, mga kaibigan. So, for this, okay lang, kayang-kaya naman. Pero to sa top lane, naku po, delicates ng konti. Si Kuya Dilar natin dito, pero dito naman si Fuzaken. Another one, ejector. Uy! Pero no, naultihan. Yung kagad si Dexter doon, ang ganda naman ng timing, no? Hindi pa nabibitaw yung ejector. Inunahan na ng ulti for that. Tapos may napatay pa. Mm-hmm. Which is the marksman of Onyx PH, Iyaknu pa nga ang nabigay. Pero uy, yun sa full force, mali! Nagkamali, sir, mali! Na auto pindot, or hindi na drag, mga kaibigan, or hindi nakapag-lock, hero lang. Naku po, natatakan ni Aquaman, pero papatayin na siya dito, yun na, iba to. Sa second tower dito, ang isang damager, which is the Gushion. Medyo, kanina ka pa nakakapatay, napatay mo na yung core namin, ngayon oras mo na para mamatay. Kanina nakaligtas ka lang eh, ngayon sisiguraduhin ko na, sabi dito, ng isang Fuzaken. Maganda ang simula ng Blacklist International. And for Onyx PH, feeling ko nagtatantsa-tantsa lang din, feeling ko, ng kanilang lineup. Kasi nakita naman natin si Iyaknu, balik marksman na naman ulit. So, nag-iba, mag-iiba or
Mag-iiba talaga ang galaw dito ng Onic PH, and this is the perfect time for them to scale up or to test their new lineup, syempre mga ibigan. Kesa naman sa mga mabibigat na tournament nila, ibitaw yung mga pagpa-practice nila. At least dito, masusukat na nila Just ML, mga besties. So, kumbaga sabi natin, this is a preview of big tournaments. Dito nagsisimula totoo ang lahat. Diba? Totoo, pero eto na nga mga kaibigan, nakita mo yung Divine Judgment, pero lalaban pa din si Yuki. Oh my G, talaga namang kakaiba ang kanyang pinakitang galaw dito. Naka vengeance pa nga, pero hindi na sasala, hindi niya masasalag yung kayang ibigay na burst damage dito ni Aquaman. Uy, dumating yung tropa. Dumating yung tropa sa top lane, o sa bottom lane. Nahanap nila si Aqua, pero ayun, nakupo, nandun lang sa Gedli, wala nang buhay, parehas mga pre. Pero si Fuzaken, hindi na lang din, nanggigigil na ng konti eh. Pero okay lang, wag nang asimin, lamang yung blacklist eh. Turtle na lang tayo, yan ang maganda, na objective na lang kung sa-sali, kung pumapalpak man. Oop, si Dexter, nakupo, Diyos kumiyo, Ginoo, eto na, pero may backup to, mga tropa pips, naups, ayun, kapag flicker out, pero merong ejector, mga unstoppable force rather, tuloy pa din ang boxing mga brother, pero to si killer na kuha na cyclone ay, ay takas lang, naku po. Diyos ko dai, talaga namang kakaibang nangyari doon mga kaibigan. Ang daming takasan na uy, tigil lang. Grabe naman si Aqua doon mang burst down. Pero si Fuzaken magbigay ng damage dito, pero oops, Onic PH, tamang clear lang, clearing. Oo no. Nga, no, talagang, oops, uy. Muntik ka na. Muntik na, gabalahibo na. Muntikan ka. Pero ano, kung auto-attack na lang yung pinindot niya ako doon, baka sakaling na-cancel, hindi na sana skill, no. Pero, okay lang, wala na rin eh, pero ito na, naku po, si Yuki, yari ata, for the third time around, bumamatay, vengeance has been popped, patay talaga, ay! Tuluyan, apat yan eh, so, alam mo naman yun. Sa atis na ma-maximize ng, ano, ng Blacklist International, yung pagkuha nila ng Kaja, kasi alam nila, na great combination talaga, yung Kaja plus Burst Damager, diba? Pag na-divine judgment, automatic mababurst down dito ni Gushon, so mabilis nga na-kill nga yun for them. So, tamang pili lang nung kukuwanin nila. Like Iacno, yun talaga yung kailangan nilang kuwanin dito sa pagkakataon na to. Kasi si Iacno yung magbibigay ng damage sa ano, sa tropa ng Onic PH. Eh. Oo nga. Na, no? Yun, nasal niya. Ayun. Pinalatidahan. Mga kaibigan, ginawan simento. Naku po, eto na naman si Fuzaken for the part 2. Mukhang nababurst down na naman sila dito. Lima pa nga ang gustong kalaban. Nawala bigla. Naku po, nagmala F4. Nako. Patas ang boxing ngayon. Patas lang sila sa gold mga bestwa, pero okay lang din, patas lang din naman pagdating dito sa ano, sa gold farm. So pinaproblema lang dito yung objectives na pwedeng magbago ng laro at saka yung mga turtle and lords. Pero so far dito, ito na nakita dito si Edward with the divine judgment lang din naman to stop that one. Iyakno, papasok din yata but sa no, here comes Dexter with the bouncing ball. Nakupo, delicates ng konti at atras. Ito na, nakupo, papasok in na naman mga kaibigan with Blazing Duet. Dinipit lang ng konti pero yun pa rin, bugaw na bugaw. Ayun, atrasan for Blacklist International. Dalawang lang napatay, nakupo, for a trade of one, another one. Boom. Yun na, nabigyan pa nga doon ni Madam V. So yun yung maganda sa ano, yun yung maganda sa Luyi eh. Para siyang si Diggy na may damage pa na maibibigay, na mas malakas doon sa damage ni Diggy. Pero eto na naman si Fuzaken, ang kanilang gustong kitain. Uh-huh. Naku po, tatlo na naman ang kanyang kalaban dito. Uy, nasaksak pa nga, nilapitan. Binigyan ng samurai, mga kaibigan ni Riddler. So talagang puro patayan. Talagang bagsak-bagsakan na ang nangyayari. Pero sa, in terms of gold, pares lang eh. Kayang-kaya pa, basta't sama-sama. Yun, basta't sama-sama. Sama tayo at walang mag-iiwanan. Oh, di ba? Nako, mga... Sa bagay, strength in numbers eh. Pag mas marami kayo sama-sama, mas matibay, syempre. Mahirap kayo clashin. Pero yun nga lang, di ba? Si Killer dito, tamang zone out lang din, dinedelay niya yung pagkuha dito ng red buff ng isang Claude on the side of Onic PH. Pero look at this, Edward. Op ya, hindi pala laban, medyo kanina pa nila inuuluhan yan si ano, no? Si Samse, no? Well, katulad niyan, speaking of inuuluhan, eto na naman mga kaibigan, pero papalagyan, Contract Inferno, nabigay na nga rin dito, pero ops, si Aquaman, ang kanilang superhero, hindi, buhay pa rin si Yuki dito, talaga naman yung bottom lane na lang, ang gusto nilang sirain, killer naman ang kanilang pagbibigyan, kung gugustuhin lang, pero Iyakno, dumating na yung pang-apat nilang tropa, eto na yung F4,
labanan mo ngayon, Sanchay, inahabol dito, pero hindi, out na lang daw ang tropa. Nandito si Aquaman. Ito yung kailangan nilang unahin, Pusa Ken, and ganda lang, napili dito si Madam B, pero nakatras pa nga siya. Ay, naku po, Edward will go down. Aquaman, tamang takbong mayaman, talagang hinahabol ng rugby. Oh, my G, patay dito. Ang isa, uy, ito na. Nako po. Uy, saan napunta? Nalito si Direk, nalito. Nalito. Okay lang. Ito si Killer. Tahimik lang dito sa Gedli. Pero oops, nako po, Kiri, oops. Nag-iba ng daan, nag-iba ng landas. Iyak mo dito. Ito, makuha lang din ang Cyclone out. Ay, pero lo, nawala siya dun. Instant balik sa middle lane yun, naayos. Pero 8-11 ang ating score. Di nagkaalayo naman din, mga kaibigan. If you're going to take a look, 1K gold lead lang din. Alam mo. Pero Laonic pa pala ang lamang pagdating sa pharma. So, no, lamang ang Blacklist International pagdating sa objectives. Nako. Mukhang grabe. Ganito, Lord, my friend. Kayang-kayang tansya. Iba talaga pagka mga ganitong teams, alam nila tatansyain kung kailan pwede mag-lord o hindi. Pero yun nga lang, there's a risk. Maagaw na taagaw na nga mga kaibigan ni Kuya Edward. Tuloy pa rin ang boxing dito with the Blazing Duet. Ama para iyak no, Dexter. We're gonna go down. And the other one, ako po. Ayun, si Aqua. Nandito lang din mga kaibigan. Fuzak and baka mamatay na lang din mga kaibigan. Napasok in para kay Riddler. Naku, sakit na pala din dito. Naku, uy, ayun lang. Si YSS napatay. Pero iyak no, naging trade. Naku po, 2-man standing na lang natitira for Onyx PH. At tatlo pa para sa Blacklist International. Dilar, madadamay din. Ayun, patay na rin. No, tas nakuha pa yung Lord, ha? Ng Blacklist. Uy, wipe out! Ito pa! Nali, yun ha? Grabe talaga. Kakaiba yung binigay na damage ng Blacklist International. Literally na na-maximize nila yung Kaja Gushen pick. Oo. Parang ano, parang limited nga yung skills ni Gushen dito. Bitaw na lang ng bitaw ng skills eh. Pero look at this, di pa patalo ang Onyx PH. Kaya pa rin depensahan. It's too early to predict this game. Kumbaga, lumamang lang din naman sila ng 2K gold dito against Onyx PH. Objectives as well, nakabasag din sila ng isang tore dito sa middle lane. So, yung error na nagawa ng Onyx, yes, it's an error. Pero hindi pa naman siya big deal error na ikakat na to the point na ikatalo nila. So, kaya pang bumawi for Onyx. At kaya ding tapusin pa rin to ng Blacklist International. Tama, kaya pa to. Hindi pa naman ganun ka ano eh. Basta maiwasan lang talaga ni Iacno yung mga bibigay na damage sa kanya ng Blacklist International. Pwede kasi ano pa rin yan. Claude is still a Claude, mga kaibigan, di ba? Ang lamang lang ni Riddler pag nakalapit siya. Kasi mas masakit yung ano eh, yung melee attack niya kaysa dun sa ano long range attack niya. Pero eto na nga na, iba to doon. Yung tagahila nila plus wise papasok nga rin pero medyo nag-aalangan. Dexter, medyo malalim nga naman yun. Ginawang yoyo ng bahagya, pinagpasapasahan dito, ginawang bola siya. Pero naku po, tatlo na lang ang natitira kaso yung top lane and middle lane nape-pressure. Mababasag pa nga ata, pwede ng backdoor rin yun kung sakasakali. Gabalahibo na lang natitira pero to si Aqua mukhang di na rin pakakawalan pa. Wise pasok in pero yun, naku. Oh. YSS on to the back up. Nako, Blazing Duet lang din. Sinong mas malakas sa kanilang dalawa? Riddler will go down as well. Mga kaibigan, dalawa ang patay dun for Blacklist International. That's Gushen and YSS. Now, yun na nga. Yung sinasabi na, distansya. Distansya, amigo, mga bestie wap. So, okay lang, disengage na muna din dito. Mahirap na dito. Ang ganda ng laban itong dalawang to, 13 Sobra. Minutes punong-puno ng action, Kuya Herb. Diba? Oo, yun yung ano, walang idle time. Oo, yun, no? Suntukan lang ng suntukan, di ba? So, dito tayo magkasubukan sa Just MPL, kumbaga, na tinatawag nila. Uy, sakit ng damage ni Yakno doon, sir. Ayun. Grabe, tika mo naman yung damage yan. Napabalik pa nga. Op, natutukan. Tutok, bomb beat plus. Napakagandong setup noon. Para kay ganda lang. Killer na nga, aray. Pero Aquaman! Alipan nila na may Gushen doon, sir. OMG. Yun na nga. Nadali yun na parang na uy nako si Wise din naman dito secret attack lang mga kaibigan coming from the bush with the falling star moon kagad Riddler running out of life baka mamatay pero no nako po nabato yung kaampi nako Diyos ko me o Ginoo but it's alright napatay ang it's alright. it's a friendly fire shots fire it's alright nako it's alright nadali. 9.6k na rin pala si ano dito, si Claude dito. So not bad. Okay na din pumapantay pa rin si ano. Papantay pa rin si Iacno doon sa pera ni Riddler. Ang problema lang nila dito si ano eh, si Aqua. Yun nila yung magiging problema nila kasi pag ito Tranchon, Winter Tranchon. Yun, mahihirapan na ngayon si ano si Iacno na i-burst down to. Ayun, speaking of Winter Tranchon, nabuo na.
Paano pa na nila papatayin to? Siguro si Wise na ang babanat sa kanya, pero ito si Wise patay. Ayun lang. Oh, oh. Baka damay pa nga ata si Fuzaken dito. Hindi na pakakulong din mga kaibigan. Ganda setup nun! Aray. Sayang! Opo, ganda setup nun. Pero nabig kaya naman, the Blazing Duet dito, coming from Iacno. Nakataka si Dexter, pero na-free hit lang din naman. Na-out nga ba ang tropa? Pero pag nakita kayo ni Iacno dyan, automatic, mabibigyan. O, hindi tumama. Yung pang ano niya, pang stack niya, sayang, bibilisan yung pagtako niya. Pero pwede sila mag-sanctuary lord. Yun yung maganda. Oo nga, no? Pwede silang umuha dito, level 2 lord, tapos paagaw ulit nila. Naku po, eh, okay lang, patay naman pala din dito si Aqua. So Aqua, nasa kanya yung retribution. So big chance to steal this lord is pag nandiyan si Aqua. Pero eto, naku po, baka maaabutan na naman yata ni ano? Ni Edward. Ay, naku. Hindi. Muntik. Si Edward yung naka-steal kanina eh. So, naku po. Eh, ayos. Maganda yung laban na itong dalawang to. Onyx PH and Blacklist International. On point na on point. Punong-puno ng action itong dalawang to. Ayaw patalo sa isa't isa. So, let's go! Pero sa pera, tignan mo. Oh. Parehas lang. Almost pantay lang. Talaga makikita mo na ano eh. Pag may nagkamali, i-maximize yung pagkakamali nung isa, tapos pag may nagkamali naman yung isang team, ganun din yung gagawin nila. So nakikita mo yung ano, yung ano nila, determination talaga. Pero eto na naman si Fuzaken, medyo negative pagka ganyan, pero hindi, buhay pa rin naman. Killer pa nga ang lalaban, ganda lang, maganda ang pwestuhan dito, naseta pa yung dalawa, pero Iacno man, Blazing Duet lang, Riddler, nasasaktan, pero hindi, nakapag-Winter Truncheon, naka-Wind of Nature, pero patay pa din, mga kaibigan, Iacno, nakapatay dito kay Riddler, pero killer, dadamay pa nga. Punasok dun sa ano? Dun sa ano, sa ring ni Madam B. OMG. Yun na nga. Ito na, ako po, papasok lang din naman ang Lord dito, mga kaibigan. Dexter, wala nang buhay. Tier 3 tower onto that bottom lane, basag na. Naku, maku, dalawa, isa na lang natitirang buhay dito. Ladies and gents, Edward, mapapatay din. Naku, why? Oh no. Onyx PH, open ang base ng Blacklist International. And that, here we go. 1-0 lead kaagad dito in favor of Onyx PH. Grabe yung nangyari dun.